Ngayon yung gagawin natin, maglagay ng games, added games sa... Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to GrillFox HD. GameStick Lite 2024. So, ang gagawin lang natin, saksak natin, tanggalin natin yung mismong SD card sa ating GameStick. Tapos saksak natin sa PC natin. Parang ganito yung gagawin ko ngayon. So, ayan. Kabit natin. Ayan. Hintayin natin na mabasa. Ayan, ganyan ang mangyayari. Bali, magbabasa siya lang. There's a problem with this drive. Scan the drive how and fix it. Kaso, ang gagawin natin is ano, hindi natin i-scan, siyempre. Baka masira yung mismong SD card. Hindi naman siya original. Tsaka... ang pinakamahirap doon, one wrong move mo dito, nag-erase kasi siya. Magkakaroon siya ng ganito na nakalaman doon sa mismong SD card natin. Pagka saksak ng SD card nyo, ito na yung mangyayari. Magkakaroon ngayon yung mismong laman niya ito. Tapos PCXS, tapos BIOS, tapos game, tapos joypad, tsaka save. Yan, yung makikita nyo mismong folder sa loob ng SD card natin sa GameStick Lite 2024. So, ang gagawin lang natin is titignan lang natin yung mismong game dito sa folder na to. Yan, nakikita nyo. So, click natin yan. Huwag kayong maiinip mga bossing, medyo matagal to. Click nyo lang yung game, tapos makikita nyo yung game.csv. Oh, ano to? File to ng Excel. So, okay lang. Excel, oh, para gagawin nyo lang to. Ayayosin lang yung game na to. So, kiklik nyo lang yan. Pagka-click nyo yan, ito yung i-edit natin para magkaroon tayo ng another games para mailagay natin. Naghanda na ako ng mga games rito. Ano po pwede natin ilagay? So, ganito yung style niyan. So, ito yung mismong game, yung KOF97. Tapos, meron silang code rito, tapos pangalan mismo ng ano sa C. Yan. Yan yung pangalan mismo ng game niya. Tapos yung dulo, ito yung mismong code trend para naman dun sa emulator na po pwede niyang gamitin or paanda rin. So, ang gagawin lang natin is maglalagay tayo dito ng another line para maayos natin. Masingitan natin ng another game dito. Pero bago natin gawin yan, punta muna tayo dun sa mismong folder, game folder niya. Dito sa, maglagay tayo sa PS1 muna yan. Lahat ng folder na to, yan, bali ito yung mga gumagana talaga ng mga emulator. So, ang lalagyan natin siguro sa PS1. Tapos maglagay tayo yan, nakalagay lahat ng mga games niya, nakikita mo. Yan, Alundra, Armored Core, yung mga yan, Biohazard. So, i-ayos natin to. Kung lalagay tayo ng, siguro ano, Metal Gear Solid. Yan, naglagay na ako ng Metal Gear Solid dito. Ito, nakalagay ako. Q, tsaka bin. So, ibig sabihin, kaya naman ganyan yan. Yan yung piece mong gagamitin natin para makalaro tayo ng Metal Gear Solid. Yan, yan dapat ang ilalagay mo. So, ika-copy mo lang to, yung dalawang to. Pag na-copy mo yan, ayos na. Tapos, pagka-copy mo, pupunta ka na lang sa dito. Sa game.csv na sinabi ko sa inyo. Yan. Tapos, kiklik nyo ngayon yung mismong game.csv. Yan, pag nakakita nyo na yung game.csv, dito kayo ngayon maglalagay ng another slot para magkaroon siya ng another game na pwede natin isingit. This time siguro isisingit natin ito sa taas na taas para kita agad natin mga bossing yung inilagay natin. Ah. Ayan. I-click mo ngayon ito. Ra-right click mo lang ito. Ra-right click mo. Pagka right click mo, lagay mo yung ano, insert. Ayan na, insert. I-insert mo ngayon. Oh, bossing. Insert mo ngayon. Right click mo, tapos insert. Yan. So, magkakaroon ngayon ng linya dyan na po pwede mong lagyan na ng games. So, ganun lang ang gagawin natin
I-right click muna natin to. Ay, i-click pala natin. Tapos lagyan natin ng yellow para alam natin na yan. Yan. So, ilagay natin yung pangalan dito kasi ito yung kinocall niya. Yung games na kinocall niya. Tapos, ito yung code na nilagay nila nung mismong gumawa ng Game Stick Lite 2024. Bali boss, magkaiba talaga. Kumaga yung approach nila dun sa mismong mga ano lang, yun, magkaiba talaga yung ano, yung diskarte. Ayun, so ganun ngayon gagawin natin. Maglalagay tayo. Ito ngayon yung code na nilalagay, pinano nila, yung kinocall nung mismong gumawa. Ayan, kinocall niya yan, tapos meron silang code rito. Tapos itong letter C is dito yung nilalagay nila yung pangalan. Tapos ito yung mismo naman na grouping para ano, gumana yung mismong emulator. Yung katulad niya, may nakalagay ng CPS. Ayan. So, ganun ang gagawin natin ngayon. Ayos natin yan. Pupunta tayo ngayon dito sa mismong folder na kinuhanan natin, na inilagyan natin ng Metal Gear Solid tsaka disk yan, yung mga yan, para gumana. So, ang kukopihin natin yan, yung Q. Yan, yung Metal Gear Solid Disk.Q. So, right click mo lang yan para hindi na tayo mag-type-type ng matagal doon. Nire-rename mo lang. Yan, pag na-rename mo, o control all mo lang para makuha mo yung pangalan na Q rin. Tapos, right click mo ulit, tapos copy mo. Tapos pag nagka-copy ka na, punta mo ngayon dito. Yan. Dito sa mismong code na pwede niyang i-call. I-call sa letter A. O, double click mo lang yan, tapos control B as in victory para may paste mo. Yan, pag na-paste mo na siya, paste na. O, tapos pupunta ka rito, huwag mo nang galawin to, baka masira. So, dito tayo sa letter C, yung mismong pangalan. O, lagyan natin, Metal Gear Solid rin. Kumbaga, copyhin na lang natin ito, control B natin yan. Tanggalin na lang natin yung Q. Na nakalagay Q. Back natin. Tapos enter natin. Ayan, so nakalagay, Metal Gear Solid, disk 1, Q. Tapos dito wala. Tapos dito meron. Basta tatanggalin mo lang Q. Tapos ang lalagay mo rito sa pinakadulo sa D, sa groupings niya, como PS1 to, lalagay natin PS1. So, parehas lang rin ang pangalan dun sa isang folder niya. Ngayon, nilagay natin dun. So, okay na yan. Yan, nakalagay. Metal Gear Solid Disk 1.Q, tapos yung B, wala. Tapos Metal Gear Solid Disk 1, tapos PS1. So, ganyan yung gagawin niyo dapat. Ganyan. Ganyan yung discard eh. Bago nyo ilagay nyo dapat dito rin, dito sa mismong disk 1 na ginawa natin. Pinakat natin to yung mismong games ito. Okay. Tapos, lagay na natin din yung inilagay kong NBA Live. Ito yung NBA Live, yan no? 2003 Q. Tapos, NBA Live 2003.bin. So, yan yung kinopya ko na nailagay na natin dito sa PS1 na folder. O, i-right click mo lang yan. Tapos, rename mo rin lang ulit. Tapos, copy mo. Control copy. Control all. Tapos, control copy. Tapos, ipunta mo rito. Dito. Yan. Dito sa CSV natin na game. Tapos, right click mo ulit. Insert mo lang. Yan. Insert. Yan. O, another copy. Control V natin. Na meron niya NBA Live 2003.Q. Tapos yung B na to, wag nang lagyan. Tapos lagyan mo ulit sa C dahil yan yung pangalan niya. Paste mo lang. Tapos back mo lang ganyan. Ayan, NBA Live 2003 na games. Tapos lagyan mo rin ng PS1 rin to eh. Siyempre PS1. Ayan. Napalabas yung Game Stick Lite 2024. Ang tinatanggap niya lang hanggang PS1 games ha. Hindi siya tumatanggap ng mga PS2, kaya wag na kayo magtanong kung PS2 or PSP gagana. Hindi gagana siya. Hanggang PS1 lang si Game Stick Lite. So ayan na, ayan, nakalagay na yan. Line lang din natin yan, ang yellow. So ayan, de, okay na. Tapos, pahanin mo pa yung iba pang nilagay ko. Katulad ng ano,
background story. Kasi yung mga inalagay ko dyan. Ayan, background story Q, background story B. So, yung kuhanin natin yung URL, type natin. Tapos, rename natin. Tapos, control all, tapos, control copy. Ayan, tapos, lagyan rin natin dito. Hingit natin. Insert. Tapos, double click. Ayan, background story USA.Q. Tapos, wala rito sa B. Tapos, sa C, yung pangalan niya. Tatanggalin nyo lang yung Q. Tapos, siyempre, iahanay natin sa PS1 games pa rin. Ayan. So, tatlo na yung nailalagay natin games, ha, mga bossing. Tapos, siyempre, magta-try tayo na lagyan to sa mame. O, nilagay ko rin to. Search ko lang to. So, bahala kayo kung iano nyo, isearch nyo siya o maglalagay kayo. Ito yon. So, punta tayo na ang game. Tapos, yung mame. Ayan. Ayan. So, lagay natin yung Girls Panic. Oh, pinipilahan to dati sa Easytan eh. Ano ako nung nag-aral pa ako doon. Sa banda, University Belt sa Recto. So, lagay natin to yung Girls Panic. Ayan, Girls Panic. Ayan, right click natin. Tapos, rename ta rin, syempre. Tapos, control alpha, tapos control cut. Copy. Copy natin. Tapos, lagay natin dito. Right click natin. Tapos, insert ulit. Tapos, lagay natin yung ayan, girlspanic.zip. Ayan, okay yan. So, lagyan sa B. Walang na natin lagyan. Kasi nga, code nila yan. So, huwag na natin pakialam yan. Tapos, sa C, siyempre, lalagay natin yung girls. Ayan. Girlspanic. So, meron tayong panic. O, ayan. So, good na yan. Tapos, lagyan rin natin yung saan siya nakakategorize or yung mismong grouping. Kasi, pag di mo nilagyan ng ganyan yan, hindi gagana yan. Yung emulator na gagamitin niya, dapat mami, hindi PS1. So, ayan. Ganyan yan. So, goods na yan. Yung apat siguro na yan, solid na yan para malaman niyo kung paano. So, sisave lang natin. Pagka-save natin yan, goods na. O, exit na lang natin to. Yan. Siguro, exit na yan. Tapos, tingnan natin uli. Yung mismong sa game niya, yan, nakikita nyo naman lahat na nandun na. So, ang gagawin na lang natin is maglalagay tayo ng BIOS para gumana siya. So, ang gagawin lang natin, mga bossing, kailangan gumana yung lahat ng PS1 games na ginamit natin. Kailangan natin din ng PS1 BIOS. So, kuhanin natin yung PS1 BIOS natin. Control copy ko lang yan. Tapos, paste natin din doon sa BIOS folder file. So, control paste natin. Ayan, pag na-paste yun, okay na yan. O, goods na tayo. Lahat ng nakalagay doon sa folder na SD cards natin. Goods na lahat. Ngayon, punta tayo ngayon sa GameStick Lite 2024 para matest natin kung gumagana nga lahat ng mismong inilagay natin, mga bossing. Ayun, bossing, bali, ito na ngayon tayo sa GameStick Lite, sa loob. So, ito na yung mga pinaglalagay natin. Yan, Girls Panic, Background Story, Unveil Life 2003, Metal Gear Solid. Yan. Tapos, nag-add rin ako ng Naruto Ninja Concept sa Game Boy Advance. So, yung mga nakikita niya sa kanan, yung mga images dyan, ginawa ko na lang yan, mga boss. O, yan, Naruto Ninja Cancel 2 na yan. Tapos, Metal Gear Solid na image rin. Tapos, yung NBA Live. Tapos, background story, tsaka yung Girls Panic. So, check muna natin, ha. Para kung gumagana siya o hindi. Para malaman natin kung good yung ginawa natin. Ito nyo naman gumagana yung Girls Panic natin. Oh, dapat talaga kasi gumana ito eh. Para goods eh. Pabit this natin. O yan, ganyan yung magiging itsura. So, yan.
Ito na nga yung Girls Panic. Ano to? Ang itsura kasi nito, pahaba yung mismong arcade ng Girls Panic. So pag ni-start mo siya, maglagay tayo. Ayan. Mamimili ka lang ng i-open mo na laro. Tapos click mo lang. O yan. Yan, ganyan lang. Tulad lang ng dati ng mga laro yan. Kagawa ka lang ng linya-linya para ma-open mo yung ano. Yan. O ganyan lang. Ayan, para ano. Palagay ko yung mga ano, yung mga kaidadan ko. Alam nila to, yung Girls Panic na to. Mabosing. Okay na siguro yan. Gumagana. Exit tayo. So, try naman natin yung iba. Yung background story. Click ko sa... Isa sa mga games na gusto ko to, ng PS1 games na pwede natin talagang laruin. Tsaka maganda yung story nito, yung background story. Ayan, gumagana naman. Goods naman yung background story. Pwede pa kayo maglagay na ano, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 dito sa GameStick Lite 2024. Ulitin ko lang, bali yung sa ano kasi, GameStick Lite 2024. Ang maganda lang rito, kaya niya na si PS1 games. Tapos, tingnan natin yung NBA Live 2003. Kasi itong NBA Live 2003 na to, ito yung pinaka last na NBA Live sa PS1, kung hindi ako nagkakamali, boss. Yan, so try rin natin. Yan, so meron tayong NBA Live 2003 sa GameStick Lite 2024. Sisiyahan ka na dyan, mga bossing. Sa totoo lang. Sa PlayStation 1 nga ng games, ano na eh. Solid ka na dyan eh. Goods na yan eh. Yung laro niya. Very good na eh. Kaya ang pinaka-the best na lang gagawin mo dyan is ilagay mo yung games. Kasi pag hindi mo ilalagay yung games, walang mangyayari dyan. Diba? So, start natin. Si Jason Kidd pa yung ano, yung pinaka-endorser nitong NBA Live 2000. That was ano, 20 years ago yung laro . Ayan, so titignan natin yung exhibition niya. Start natin. Tapos, siyempre Lakers tayo, man. Ayan, tapos yan na lang natin. Parehas natin gawing AI. Ayan. Start natin ito. Ayan. Noong kapanahon na namin, ito rin nilalaro namin eh. Alas nagkakapustahan dun sa NBA Live 2003. PS1 games pa nun, siyempre. Tapos yung graphics ng 2003, malayong malayo po sa siyempre. Retro nga ito eh. Noong panahon namin, ito yung mga advanced na games na nun. Magagandahan ka na. Makita mo itsura ng ano. Maganda na rin. Good na rin. Iba pa. Sa Metal Gear Solid. Ayan. Yeah. Metal Gear Solid. Ayan. So, gumagana yung ano. Yung Metal Gear Solid na inilagay natin, mga boss. Ha? O malalaro nyo na sa wakas yung Metal Gear Solid. Ang alam ko, walang Metal Gear Solid sa GameStick dati. Pero ito, pwede kayong maglagay ng Metal Gear Solid na 2024 na hindi siya mag-stutter. Hindi siya uputol-putol or hindi niyo mapapakinggan yung mismong storytelling ng game na to, yung Metal Gear Solid. Kasi ito yung mga groundbreaking games ng mga kapanahunan namin, boss. Start natin para makita natin. Malaro rin natin kahit pa paano. Yan, Metal Gear Solid first.
type natin yung game natin, tapos yun easy lang natin siguro. Yan. Sige, sikat pa si David Hater nun. Oo, kasi siya yung nag-voiceover sa ano, kay Solid Snake noong panahon namin. Probably hindi nyo nakakilala lalo pag GNC kayong mga ano, mga naglalaro. Pero kung naabutan nyo yung Metal Gear Solid 5 sa PS3 or even sa PS4, yung mga Metal Gear Solid, dito galing yun. Oo. Kaya sila nagkaroon ng Metal Gear Solid 5 kasi merong Metal Gear Solid 1. Tapos ang ganda rin ng istorya. Dito nagsimula lahat. Yan. Actually, may Metal Gear Solid na sa ano eh. Sa family computer noon. Pero hindi as groundbreaking ng dito sa PS1. Kasi yung PS1 parang ano na ito eh. 3D na talaga. Tsaka yung mga AI malupit na. Ayan. So, okay na. Siguro. Select start ko lang. Tapos exit tayo rito. So, okay na mga bossing. Ha. Ganyan lang yung paglalagay ng, ano, ng games sa GameStick Lite 2024. Ganun yung procedure. Kasi pag hindi ganun yung gagawin yung procedure, hindi kayo makakapaglagay ng games. Hindi katulad ng GameStick na yung last na pinakita ko sa inyo na ewan ko kung 2022 yun or 2023 na ano na gagawa ka ng download folder tapos dun mo na lang itadump lahat ng mga ano ng mga games mo dito, isa-isahin mo tapos lalagay mo sa CSV file niya, sa game CSV tapos i-ano mo pa yun, i-map mo pa para maano para mai play ng ano ng tama kasi pag hindi ganon hindi siya gagana mga bossing. Actually mas maganda tong si GameStick Lite kasi unang-una in-upgrade na nila tapos 2024 na siya. Tapos ang pinaka the best dito hindi na naglalag si PS1 games. Ganun mga bossing. Siguro yung ibang mga GameStick gagana rin yung procedure na ganito. Pero sa lahat kasi ng mga ibang mga bagay na pwede kayong bakalaro, iba't iba kasi yung procedure niyan eh. Hindi como meron kang SD card tapos kaka-copy-paste mo lang tapos makakapaglaro ka na. Hindi ganon boss. Kasi may mga may procedure yan tapos meron din mga sila OS, yung operating system nila sa sariling SD card. Ayan boss, thank you sa inyo. Salamat. At hopefully na nakatulong. God bless and paalam.